What's up mga ka-oing-koing cats? Me again. Welcome back again sa aming YouTube channel. Hello mga ka-oing-koing. So, for today's vlog, ay papakita ko sa inyo mga ka-oing-koing kung gaano kami talaga sobrang nakatipid. Isa ito sa mga nagpursigi talaga ako na babalik na ako sa pagbababoy. Dahil alam niyo naman yun mga ka-oing-koing, no, na meron kaming adader na pinagkakitaan yung taho, no, and then nagsusupply din kami ng tofu sa mga restaurant. So, marami kaming sapal ng soybeans talaga. So, dati tinatapon lang namin yun mga ka-oing-koing, kaya nasasayangan talaga ako. Kaya nagpursigi ako. Isa sa ito sa dahilan kung bakit nagpursigi ako na magbaboy na talaga, kasi napakasayang, napakalaking tipid talaga kapag ito yung aking ipapakain sa aming mga baboy. Tara, let's mga ka-oing-koing, samahan niyo ako dahil magpapakain na ako ngayon. And then, ipapakita ko sa inyo kung paano kami magpurga ng aming mga biik. Yung binili kong biik, mga ka-oing-koing. So, sa ngayon muna, papakita ko sa inyo yung sapal ng soybeans. Kung paano ko ito minimix. Ayun. Tara, let's! Hoy! Sa! So, kita niyo mga ka-oing-koing, ito yung feeds na ano pa siya kumakaintay kang gamit ko ngayon is wheat feeding. Ayan. Ito yung feed at ito naman ang sapal ng suya. Ayan. Ito yung siya. So, nilalagay ko lang to dito mga ka-oing-koing. Imimix ko lang. So, sa umpisa ay naglalagay lang ko isang dapot lang and then maraming feeds. Ngayon, dahil makikita mo naman na nasasarapan na talaga sila sa pagkain, so yung ginagawa ko is halos magkapantay na yung feeds at saka ang sapal. Hey, yeah. Ayan na siya, kain-kain ko. So, sarap na sarap talaga yan sila mga kain-kain kapag pinapakain ko sila nito. So, yan. Ito yung dahilan kung bakit ako sobrang laking tipid. Talaga. So, ayan na sila. Papakita ko sa inyo. Dahil nag-inject na sila. Ubus na agad mga ka-oing-koing. Ah, ang laki na, no? Bilis lang mga ka-oing-koing. Hindi kayo mag-vlog ko. Okay, tapos na tayo sa isa. Ayan. Ayan ang isa. Ayan, nandun pa doon mga ka-oing-koing. Pangalawa, ayan. Next. Okay, so kung mag-inject kayo ng pampurga is sa liig mga ka-oing-koing, ha? Sa liig. Ayan mga ka-oing-koing, oh, ang laki, malis siya na, ha? Aray ko. Lagyan natin ng marka para hindi mabalik-balik ang pag-inject. Okay, tapos na ang dalawa. So, tingnan mo koing-koing ko. Ayan na yun sila. Hoy! Sandali. Ay, bigyan natin ng feeds para hindi sila mag-anuhan. Mag-cry-cry yan ang ano. Mag-cry-cry yan. Tingnan mo koing-koing. Oh, makikita nyo, no? Makikita nyo na. Hi! Ayun. Makikita nyo talaga yung sarap na sarap sila sa pagkain. Okay. Aha. Ayun na. Ay! Ba't ka dito? Okay, tatlo na. So, ayan mga koing-koing, parang kailan lang yun. Binili ko ngayon, maliit siya na talaga. Ayan. Eww. Ayan mga koing-koing. 3 weeks, mamali. Huh? 3 weeks, ganun. Okay. Ayan. And then, isa na lang. Isa na pizza. Okay, the last one. Tapos na yung isagong? Ha? Ha? Ano?
Okay na, tapos na? Ha? Ayan, so ayan ang mga koing-koing. Tapos na kami nagpakain. And then, tapos na din kami ng purga. Okay, so andun may koing-koing. Meron pag dalawa doon. Tagyan natin. Hala, isarado asa ni. Kay basin makakuha ang gawas. Okay, ganyan. So, meron pa tayo dito dalawa. I-ano natin. Ayan, makuha ko. Malitsyo na. Okay. Yan isa. Bigyan natin ng pagkain. And then, isa. Okay, man, ano mo, Gong? Ito. Okay, so ayan ang mga koing-koing, tapos na, kumain na, and then ito. So, bahugiton, so kayo ba mga koing-koing, ano ba yung unan yung ginawa nung bumili kayo ng piglets? So, isang tips ko lang mga koing-koing, no, kapag bumili kayo ng piglets, siguraduhin nyo lang talaga na naiwalay na siya sa inahin or malakas nang kumain dun pa lang sa binilihan mo. Kasi marami talaga mga koing-koing, talagang ang dami kong mga subscriber na nagchat-chat sa akin na talagang namamatay yung kanilang binili na bie kasi nga hindi pa talaga totoong walay nung binili nila. Talagang bininta lang ng hindi pa malakas kumain. So dapat mga koing-koing, mapag-matchag din tayo. Dapat siguraduhin din natin na yung biik na nabili natin isigurado na talaga na ang lakas-lakas ng kumain. Kagaya sa binili ko, ito mga koing-koings, kasi yung binilihan ko kasi nito, si Ate Michelle, isa din yun kasi mga koing-koings sa magbababoy na talagang gusto niya, kagaya ko ba, na talagang ang bibili ng mga piglets ay satisfied na satisfied talaga sa pira na nailabas ng customer. Ganun din ako mga koing-koing. Yun din yung ano ko. Kasi hindi yan, ang customer kasi, hindi yan pabalik-balik kapag hindi yan sila na-satisfied sa piglets na nabila nila. Okay? So dito pa tayo mga koing-koing. So lahat na, ito, pinapurga na to mga koing-koing. Papurgahin na rin to. Grabe na ba yung paaling? Pangaaling inituyo. Ayan. Kani mo ni? Layaki na. Parang laki. Laki na so, ito yung kaibahan din mga koing-koing. No? Kapag mag-purga tayo ng injectable at saka mag-purga tayo ng injectable at saka yung nilalagay, hinahalo lang natin sa pagkain. So, laki na ito kasi mga koing-koing yung ivermectin. Ito kasi nung dati pa namin to siyang purga na binili na hindi pa namin nagalaw. Kasi, di ba, na-ESF kami mga koing-koing. So, hindi pa talaga yan namin niya nagalaw. Kaya, nagamit namin dito. Pero kung ako talaga mga koing-koing, para din, hindi na mahihirapan, no? Lalong-lalo na kung wala kang kasama talaga sa bahay na, di ba, sa bahay na mag-alsa-alsa. So, mas mabuti na yung gamitin nyo na lang is Latigo 1,000 yung sa sachet. Yun yung gagamitin ninyo. So, ayun na mga koing-koing. Tapos na. Kita niya? Yeah! So, ibaho ka na ni Gong. So, tapos na. Ayan na. So, ayun mga koing-koing yung tips, no, na aking naibigay sa inyo. So, siguraduhin nyo lang na talagang ano na nawalay na talaga, no? Tapos pagdating agad na mga piglets, no, dito mga koing-koing sa ilagay nyo dito sa kanilang kulungan. So talagang meron talagang tendency na maninibago yung ating mga piglets kapag dumating dito sa ating bagong kulungan kasi hindi sila nasanay. So talagang pina-familiar lang muna nila yung place ng para ano mga koing-koing, pinapamiliar lang muna nila dito na ano sila, kumbaga hindi pa sila kumakain. Ayan.
So, ganyan siya makuin-kuin ha. Tapos, kapag malaman mo na sanay na sila, talagang naglalaro na, nakikita nyo na yon, doon na kayo mag-inject ng pampurga, ano? So, pagkatapos ng purga, ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-inject na din ng vitamins. Ayun, sa ating mga alaga. So, pinaka-importante yun mga koink-oink, ang purga. Ang purga, isa kasi yun mga koink-oink sa kailangan nating purgahin yung ating mga baboy kasi yun yung nakakailis kasi yun ng galis, tapos nakakaharang sa paglaki ng ating mga baboy. Kaya kailangan na purgahin natin ang ating mga bagong binili na piglets, no? And then, pagkatapos mga koink-oink, mga 2 days o mga 3 days, ay mag-inject na agad tayo ng vitamins. Yun yung Bilamil. Okay? So, yun lang yung mga koink-oink, no? So, magbibigay pa ko sa inyo ng tips, no? Kung ano pa yung susunod nating gagawin. So, sa ngayon, is ito na muna yung pinapapakita ko sa inyo. So that's all for today's vlog. And then, mga koink-oink, no? Sana po suportahan nyo, i-follow nyo yung aking Facebook page, ang Tarsagi Farm, mga koink-oink. Kasi, meron din ako mga ina-upload doon nung nanganak din ako sa kay Zach. Nandun din. Kasi, mas mabilis lang kasi mga koink-oink na mag-upload doon. So, pakipalo nyo yung aking Facebook page, mga koink-oink, ang Tarsagi Farm. At sa mga bagong subscriber ko, sa mga subscriber ko, mga follower ko, maraming salamat sa inyo, sa paghihintay ninyo sa amin talaga. So, sobra ko talagang na-appreciate lahat. Binasa ko yung mga comment ninyo. Maraming salamat. So, that's all for today's vlog. Thank you so much, guys, for watching. Bye-bye!